Guys, magandang hapon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin lilinisan ang ating PCV or Positive Crankcase Ventilation Valve. So, yan pong valve na yan ay one-way valve na nilalabas niya po ang excessive na gas na nasusunog po sa loob ng ating combustion chamber. So, nilalabas niya yan dyan, tapos po dumidiretso po yan doon sa may intake manifold. So, binabacuum niya po. Kasi po pagkasira na po ang ating PCV, hindi niya na po mahihigop yung mga excessive na gas sa loob po ng ating crankcase. So kailangan po yan mailabas para hindi po mabawasan ang pwersa ng ating makina. So pagbarado na po yan, hihina po ang hatak ng ating sasakyan. Kaya kailangan po natin linisan yan. So ngayon tatanggalin na natin, papakita ko sa inyo kung paano i-check natin kung gumagana pa ba ang ating PCV or hindi na or stack up na siya. Kailangan lang po natin tanggalin itong clamp. Ayan. Tapos ito tatanggalin natin dito. Hugutin lang po natin yan. So ngayon po gagamitan lang po natin siya na flat screw para po magalaw po natin to, pero alalayan lang po natin, baka po masira ang ating hose. So ayan po, natanggal na po natin yung ating hose. Ayan. Tapos lagay lang po natin dito. Tapos ito po, tatanggalin natin to na nahuhugot lang po ito. Ating PCV valve. Ganyan lang po, dahan-dahan lang po. Alog-alogin lang po natin yan. Hugutin po natin. So ayan po, natanggal na po natin. Ayan po ang PCV valve natin. Ang pag-check po nyan, alogin lang po natin. Pagka may tumutunog, yan, ibig sabihin, gumagana po po yan. So yan po, kung naririnig nyo po, okay pa yung ating PCV, maglilinis lang po tayo nito. Ang gagamitin po natin na panglinis dyan ay yung ating ginamit na throttle body cleaner. So ayan po, pwede po yan sa ating PCV, tapos sa AGR po. Pwede po natin itong gamitin, panlinis po dyan. So, ang gagawin lang po natin, i-sprayan lang po natin dito ng ating throttle body cleaner. Patapos dito po. Para mawala po yung mga dumi dyan. Yan. Napakarumi na po. Kailangan na po natin linisan para maging mas maganda po ang performance ng ating makina. Dito po sa PCV valve na to, itong hose na to, kung maglalagay po tayo ng ating oil catch can. So ito rin pong hose na to. Pero kailangan po natin bumili po ng panibagong hose para mahaba po. Kasi kailangan po yan na magkaroon po siya ng space dito. Dito po natin ilalagay yung oil catch can sa may party po dito na maluwag. Tapos papunta po doon sa ating PCV. Tapos papunta po yan dito. Ito. Ito po ang vacuum hose po na ang ating PCV. Yan. Ito po. Nakakabit dito. So, sa ngayon po, maglilinis po muna tayo. Hindi muna tayo maglalagay ng oil catch can. Gagawa po tayo ng video niyan pagka nakabili na po tayo ng ating oil catch can. So, ayan po ang number niya. Bago po tayo magsimula, kailangan po natin magsuot ng gloves kasi medyo matapang po yung ating pang-spray po, yung palinis natin na throttle body cleaner natin. Tapos ito na yung ating PCV. So guys, sa paglilinis po ng ating PCV valve, i-sprayan lang po natin dito sa loob. Yan. Iwas lang po natin harap sa mukha natin kasi pwede po yan tumalsik sa mata natin.
So medyo napaka-harmful po ito sa atin. So kailangan po natin magsuot ng ating gloves kasi matapang po ito, mahapdi po sa kamay. So gagawin natin, spray lang po natin yan dito sa loob. Ganyan. Yan, tumatalsik po yan, kaya ingat po tayo. Tapos, dito naman po sa kabila. Dito naman po tayo mag-spray. So, ingatan lang po natin ay tapat sa mukha natin. Pag tumalsik po sa mata natin yan, matapang po yan na itong chemical na ginagamit natin. Pagka-spray po natin, yan, spray po natin. Yung mga gilid. Sprayan po natin yung mga gilid. Yan. Tapos, wait lang po natin nang ibabad po natin ng mga ilang minuto bago po natin pupunasan. Para mababad po yung sa loob at matanggal po yung mga carbon deposit dyan sa loob o yung mga oil po na natuyo po sa loob ng ating PCV valve. Alug-alugin po natin yung loob para malinisan po ito. Kagawin natin. Para yung chemical po sa loob mag-circulate at malinisan niya po ng maigi yung loob ng ating PCV valve. Yan. Alugin lang po natin. Tapos, dagdagan pa po natin ng kaunti. Yan. Dami pong kalawang sa loob. Parang kalawang po, pero ano po yan, yung engine oil po yan. Or yung mga carbon deposit po na galing po dun sa ating combustion chamber. Yung excessive gas po yan na yung lumalabas po sa ating mga piston ring. At ihigupin niya po yon. Yung mga excessive gas na yon. Para po matanggal po yun sa loob po ng ating crankcase. So yan po ang trabaho nito ng ating PCV or positive crankcase ventilation valve. So yan po. So ayan nga po, naibabad na natin to. Lilinisan na lang po natin tapos ibabalik na po natin siya. Try po natin ulit. Yung tunog po. Pag hindi na po yan umaalog, ibig sabihin barado na po or stock up na po ang ating valve sa loob. So ngayon po, kung wala pa naman tayong pamalit nito, lilinisan lang po natin yung paligid nitong nilalagyan po ng ating PCV. Tatanggalin lang po natin itong mga dumi-dumi na to, yung mga pandikit po, bago natin ibalik yung ating PCV valve. So, linisan lang po natin ito. Pagka ganito na po, medyo luma na. Pagka pinarsa po natin yan natanggalin, pwede po yan mabiyak or masira po. Kung wala pa naman tayong pamalit, linisan lang po natin yung paligid. Tapos, balik na lang po natin yung PCB. Kung meron naman po tayong pamalit na, kahit masira po yan, palitan po ng bago. So, ngayon, paglilinis lang po tayo ng paligid po nito. So, ayan nga po, malinis na ang ating pagkakabitan ng ating PCV. Ayan. Tanggalin lang po natin yung mga puti-puti. So, ayan po, malinis na po ang loob ng ating pagkakabitan ng PCV natin. So, pwede na nating ikabit ulit yung ating PCV. Ayun po, pagkatapos natin linisan to na PCB natin, ibabalik na po natin siya dito. So, ipapasok lang po natin to dito. Yan, tapos itong ating hose. Yan. So, fit lang po natin na maayos para wala pong singaw. Tapos, ibabalik na po natin yung ating clamp. So,
balik lang po natin sa dati. Ganyan lang po kadali maglinis ng ating PCV valve. Kung nagustuhan niyo po itong aking video, huwag po natin kalimutan i-like, share and subscribe ang aking channel. At pakiclick na rin po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless po.